Humigit kumulang sa 7.8 billion ang kabuuang bilang ng tao sa mundo. Bawat isa'y nangangarap at nagsusumikap mamuhay ng tama. Dahil bilang tao, isa daw sa mga pangunahing pangangailangan natin ay ang magtagumpay at mapatunayang tayo'y may halaga. Pero paano kung paulit-ulit tayong sinusubok ng tadhana? Paano kung paulit-ulit tayong nadadapa? Saan at kanino tayo kakapit para humugot ng inspirasyon para gawing makabuluhan ang ating buhay? Sabi ko sa'yo kanina, relax lang eh. Ano, ayos ka lang? Kaya pa ba? Ha? Coach, baka pwedeng ako na lang pumalit kay Gomez. Sige na, Coach. Last two minutes naman na eh. Pasok mo na yung si Bansot. Sige, pasok ka, Sot. Ayusin mo, ha? Salamang okay, tayo, ha? Okay. Jerry! Charo, basketball talaga yung first love ko nung bata pa ako. Pinagkaitan man ako ng height at hindi man ako kagalingan, pursigido naman ako matuto. Hanggang sa tuluyan ko nang tinanggap na hindi talaga para sa akin ang basketball nung naaksidente ako. Ibinuhos ko na lang ang aking oras sa pagpapractice ng isa ko pang kinahihiligan. Ang pag-uwi. Pinagpatuloy kang magdodrawing. At lalo ko pa itong minahal hanggang sa panahong nagtatrabaho na ako sa isang Christian ministry. Sandali. Salamat. Ate, may nagpapabot po sa inyo dito. Si... Diyan na, sa lugar namin. Magulo. Si Ma, nasa loob, pakilala kita. Tara. Ma! Jerry! Ma, si Cheryl kasama ko. Ay! Kaibigan ko sa ministry. Oo, di ba ikaw yung anak ni Pastor Samuel? Opo, opo. Ay, naku, halika, pasok ka! Ah, ay, kawaan ka ng Diyos. Opo ka lang. Araw po. Mm-mm. Ay, sandali lang, punasan natin. Basensya ka na dito sa bahay namin. Uy, may juice dyan. Bigyan mo. Naku, okay na po. Naku, hindi. Naku, pasensya ka na. Gusto ko sana makipagkwentuhan pa sa'yo. Kaya lang, aalis na ako. Magtitinda pa ako sa talipapa. O, maiwan ko muna kayo, ha? Estimahin mo yung bisita natin, ha? Opo, Ma. Ingat po. Salamat. Ingat po. Sige. Tatlo lang pala kayong magkakapatid. Ba't wala yung tatay mo sa picture na to? Anim talaga kami.
Tatlong buo, tapos yung tatlo pa sa unang asawa ni Mama. Yung tatay namin, no, tagal lang wala yun. Nakulong kasi yun eh. Tapos hindi na nagpakita. Balitaan na lang namin, patay na pala siya. Galing ka pala talagang mag-drawing. Hilig ko kasi nung bata ako eh. Pero yung totoo ko talagang hilig nun, yung mag-basketball. Yun nga lang, kinapusahin. Saka sa galing. Kaya naman pala may mga ganito. Nasubukan mo na bang mag-paint sa canvas? Wala kasi akong formal na background sa arte, eh, pero nasubukan ko na mag-fine art sa Manila. Eh, hindi ko lang natapos yung isang taon kasi nga kinapos sa pera. Pero masaya naman dito. Buti nga nabigyan pa ako ng trabaho sa ministry natin eh. Kaya mo bang gumawa ng mural? Kasi pwede kong i-suggest kay Tito na ikaw mag-paint ng isang wall sa simbahan. Gusto ko, pero hindi ko ata... Eh, ba't hindi naman? Subukan mo, para maiba. Diba? May pakita ko sa'yo. Alam niyo, Dad, to si Jerry, ang galing niya talaga. Ilang beses na siya naging leader sa Bible study group kasi parang memorize na niya yung buong Bible. At isa pa, Dad, ang galing niya din mag-drawing. In fact, siya na yung kinukomission ni Tito para gawin yung mural sa church. Yung naisip kong team para doon, yung sa Psalm 91, Under His Wings You Shall Find Refuge. Yeah. Anong natapos mo? High school po. High school? Oh. Alam mo, almost everyone in our family is in the field of medicine. Yung kapatid ko, the one that put up the ministry where you're working, he's very good doctor. That's the reason why we have a lot of medical mission projects in the church. May pangarap kami para kay Sherry. We really plan to send her to the States to finish and get her scholarship. Tayo ulit next week. Salamat, ha? Sige po. Cheryl? Cheryl, iniiwasan mo ba ako dahil sa mga sinabi ng papa mo? Alam ko naman eh, nararamdaman ko naman na hindi na ako yung gusto nila para sa'yo eh. Jerry, I'm sorry. Sorry para saan? Sorry dahil
hindi ako yung gusto mo. Sorry, dahil gusto mo nga ako, pero kailangan mo sundan yung papa mo. Narinig mo naman, di ba? May plano na siya para sa akin. Plano nila yun. Yun yung gusto mo? Sabihin mo sa akin na hindi. Itatanan kita. Sherry, maniwala ka sa akin. Itatanan kita. Gagawin ko yun. Dahil gusto ko na hindi. Mahal kita, Sherry. Mahal kita. Ipaglalaban kita. Piliin mo lang ako. Jeez. Natatakot ako kay Papa. Masasaktan si Mama. Sherry, please. Maniwala ka sa akin. Darating ang panahon, matatanggap nila ako. Pag napatunayan ko sa kanila, kaya kitang buhay. Kaya kitang bigyan ng magandang buhay. Share mo. Magsisingi ka pa para sa'yo. Para sa magiging pamilya natin. Kinasal kami ni Cheryl kahit walang basbas ng kanyang pamilya. Sinigurado ko, hindi pagsisisihan ni Cheryl ang pagpili niya sa akin. Tumira kami sa Iloilo at doon bumuo ng pamilya. Pinagpatuloy kong pagtatrabaho sa aming simbahan at sinuwerte din dahil nakahanap ako ng isa pang trabaho kung saan kumikita ko ng mas malaki. Tart! Ganda ng ngiti mo, ah! Ha? May magandang balita ba? May pinuntahan kaming compound kanina. Halos lahat sila interesado sa networking. Nadami na yung downline ko. Oh, salamat naman. Kakailanganin natin yan. Malapit ng pasukan. Huwag mo yan? Uy, pasok ka na sa June. Parang hindi ka excited, ha? Ano ba tututok na tutok ka? Eh, pa. Ang angas niyo. Ang angas talaga, eh. Kailan mo ba kung sino yan? Yung sinasabi nilang bago Michael Jordan ngayon. Michael Jordan? Doon ba yun po yung dati mong paborito sa NBA? Hanggang ngayon at sino bang hindi? Yan si Kobe Bryant, tira mo. Diba? Kaya gustong-gusto ko doon eh, pareho sila eh. Galing eh. Pa, pwede po ba turuan po ako mag-basketball? Para po maging kasing galing po ako ni Kobe. Seryoso ka? Opo. O tara, tuturuan ka ta. Panuuli mo yan. Siyempre. Meron din ako para sa'yo. Ay, si Pa. Hello, Pa? Po? Next time na lang ho. Pag kailangan na talaga namin. May naitabi naman kami para sa pasukan. Opo. Private school. Pa, kaya ni Jerry. Sige na po. Hanggang ngayon, ganyan pa rin yung tingin ng papa mo sa akin. Sinigurado kong hindi na akong mamaliitin ng sino man, lalo na ng mga magulang ni Sherry. Mula sa mga road trips gamit ang aming mga motor, naisipan kong bumuo ng isang motorcycle club. Nakilala ang aming grupo sa buong Iloilo at hindi nagtagal. Kinuha na kami sa mga motorcade at mga marketing events. Tara! Ito, poga ka muna! Sa mga ganitong pagkakataon, tuluyan ako napalapit sa tukso. Hi! May introductory promo ang Salka Beer. Pag bumili ka ng lima, libre yung isa. I'm Lisa. Jerry, nice to meet you. Jerry. Call me.
ng tulog mo, ah. Breakfast is ready. Kain na tayo? Parang hindi pa maganda ang gising. Paris na Kobe. Tart? Oh. Tumatawag ang mama mo. You know, sasagutin ko na muna, ha? Hindi na, ako na, ako na, ako na, ako na, ako na. Oh. Hi! Mamaya nga, di ba? Tatawag ko ulit mamaya. Mamaya. Mamaya, kailangan umalis, kailangan umalis, kailangan umalis, kailangan umalis. Seryosong usapan ninyo, ha? May problema ba sa inyo? Kapos daw sa pera si Mama, eh. Sabi ko, tayo rin, eh. Ako, baka para sa gamot niya yun? May natabi ka ba? Wala na nga, di ba? Bakit mainit agad ang ulo mo? Nahihirapan ka na. Pagkapanganak ko, maghahanap ako agad ng trabaho para makatulong naman ako sa gas. Hindi mo kailangan magtrabaho. Pag-isipin ang mga magulang mo sa akin. Pa! Tara na po ulit! Tara. Diyan na'y mamaya na yan. Girls, alin na kayo. Kumain na muna kayo. Gutom na ata ang papa ninyo eh. Mainit ang ulo. Ma! Naliligo lang si Jerry. Sino to? Hello? Hello? Sino ba to? Asawa ni Jerry. Sino to? Asawa niya. Hello? Sabihin mo sa asawa mo, tumawag si Lisa. Girlfriend niya. May pamilya siya. Hindi mo alam? At kung ikaw nga ang girlfriend niya, nagsisinungaling siya sa'yo. At nagpaloko ka naman. Huwag na huwag ka nang tatawag dito. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa kanya. Pag-usapan naman natin ito. Please. Anak! Huwag naman yung damay yung mga anak. Bak. Gabing-gabi na. Baka anak! Baka naman mangyayari. Pag-usapan natin ito, please. Ano ba? Please, pag-usapan natin ito. Sige. Pag-usapan natin. Pinalikuran ko ka lahat para sa'yo. Eh, minsan. Minsan, hindi ko sa akin ito. Sige. Pag-usapan natin. Bakit mo ako niloko? Sabihin mo sa akin. Ano nangyari? Sa mga alam na binasa mo sa Biblia. Nasaan na yung pangako mo sa akin na hindi ko pagsisisihan na ikaw ang pinili ko? Sabihin mo sa akin.
tatay mo. Pagod na ako. Kaya ka ng babae. Napagod ka? Anong klaseng dahilan yung napagod? Huwag kang umalis, please. Ikaw pala yung Lisa. Anong ipinangako sa iyo ng asawa ko at naging ganyan kakapal ang mukha mo? Sustento. Allowance. Yun yung pinunta ko dito. Baka kasi nakakalimutan yan eh. Wala siya dito, kaya umalis ka na. Sa ibang lalaki ka na humingi ng sustento mo. Jerry! 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 Patawin mo ako! Patawin mo ako! Jerry! Hila! Tama na! Hindi na ako mamay! Ayop ka! Amo! Patawin mo! Ayop ka! Asa ka! Asa ka! Lisa! Patawin mo ako! Patawin mo ako! Hindi ka alis! Kaya mo? Kaya mo? Gawin mo! Saksakin mo ako! Para makulong ka at mawala ng nanay yung mga anak mo! Gawin mo! Gawin mo! Malis ka na! 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 Kasi bumulik dito! Ano ba ginagawa ko dito? Hindi mo tayo tapos! Pupunin ko pa yung allowance ko! Kasi sirain ko din yung buhay niyo mag-asawa! Hindi pa tayo tapos! Ilalayo ka sa'yo, mga anak ko. Cheryl. Cheryl. Tinotoo ni Cheryl ang banta niyang dadalhin ang mga anak namin. Umuwi siya sa kanila. Naiwan ako mag-isa. Cheryl. Anong ginagawa mo dito? Till you show your face here. Papa! 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 Chandray! Papa, Chandray! Papa, na mo, Papa! Chandray! Papa! Pati ka nilang bumagsori kay Papa! I'm sorry. Kasalanan ko to, Chandray. Kasalanan ko to. Gagawin ko to ng paraan. Nakapag-uusapan na namin ng mama mo. Start. Thank you.
Jerry? Ma! Kaib to ngayon. Di ba sabi ni Doc, huwag mo nagagalaw-galaw? Ay, ako anak. Paano ba namang hindi ako kikilos niyan? Ayokong ganyan ka. Nililipas din ito, ma? Alam ko naman, walang kapatawaran yung ginawa ko. Araw-araw ko pinagsisisihan yun. Ayaw ko lang kasi matulad. Ano ko sa akin, yun talaga yung kinakatakutan ko. Tapos... ito kayo sila. Tatanda sila kung wala sila kang mga tingitingala, di ba? Ang papa mo na tapat. Pero hindi na siya nabangon ulit. Ikaw, hindi pa wala lahat sa'yo. Marami ka pang pagkakataon. Tutulungan kita magbalik loob sa Panginoon, anak. At tutulungan ka niyang maging maayos sa buhay mo. Kapit na lang. Matapos ang ilang buwan, dahil sa isang matinding karamdaman, pumanaw ang aking ina. Magmula noon, nagkagulo kami magkakapatid sa ate ang kanyang naiyong lupa. Iso muna sa amin bago kayo nagplano magpatayo ng bahay doon sa lupang yon. Sa inyong magkakapatid ang lupa. Oh. Kaya kung anong gustong gawin ng ate Minda mo, pwede. May problema ba ako magpaalam? Oh. At wala na maangal mo. Nandun na nakatayo na nga. Diba? Sige. Hindi natin mo mapag-uusapan. Dali natin to sa barangay. Doon natin to pag-usapan. Barangay, barangay pa? Basta ang anay, tayo ko na! Hindi pwede gibihin! Yun lang! Alam mo, kinagamit! Sa taba! Jay, kama na! Kama na dito! Uy! Pare! Uy! Tama na yan! Tiyo ako po! Pare! Pre! Tama na! Uy! Kita ngayon! Jerry! Tulong! Tulungan niyo kami! Asawa ko! Tulungan niyo kami! Kapit-bahay, tulong! Available naman ang frustrated on-site, pero iakyat nila ang kaso sa regional trial court. Ano ba mangyayari sa akin, attorney? Magkakaroon ng hearing. Normally, isa o dalawang beses sa isang buwan. Tapatin niyo naman po ako, attorney. Pasibi pa ako makulong. Ayaw kong panghinaan ka ng loob, pero sasabihin ko sa iyo yung totoo. Bihira lang na nanalo ang akusadong self-defense ang ipinaglalaban. Pero siyempre, gagawin natin ang lahat ng magagawa natin para hindi ka makulong. Lalong umigting ang kagustuhan ni Jerry na makitang muli ang pamilyang lumayo sa kanya. Nangangamba siya na baka tuluyan na siyang kalimutan ng mga ito, lalo pat may posibilidad na makulong siya. Habang pilit binabangon ang sarili, ang pagguhit at pagpinta pa rin ang nagsilbing libangan at pinagkukunan niya ng kita. Husay, no? Ganda. You know what? I'll buy your whole collection. Talaga po, sir? Oo, oh, maganda. Maganda yung gawa mo. Salamat po, sir. May isang request lang ako. Ano po yun, sir? Sige lang. Pwede pa ako magpa-commission ng basketball painting? Sige po. Gusto ko sana yung kay Kobe.
Si Kobe po? Oo. Fan din po kayo ni Kobe? Gano'n na nga. Ako rin po, sir. Makapalaw po tayo ng mentality. Mamba mentality. Yes. Mamba mentality. Okay. Sir, marami pong salamat, sir. Wala naman. Ano, iwanin na lang po yung number niyo sa akin tapos pag tapos na, text ko po kayo. Tapos... Okay, sige, sige, sige. Ano po, balon ko po para sa inyo. Sige. Dali niyo yung bola, ha? Okay na ako. Salamat, bukas. O nga pala, Ton. May nag-tip pala sa akin, principal ng Ateneo High. Oh. Eh, gusto daw mong paggawa ng mural. Siyempre, nirekomenda kita. Sama ko dyan, ha? Di ba, isang bala. Oo, salamat. Di ba? Hindi naman pwede na wala kang kita. Salamat po, Manong. Hindi naman pwede na wala kayo uwi kita, di ba? Forgery? Uy, Jerry! Pizza ni Sheriff. Kamusta? Okay naman. Lumipat ka na bahay? Ah, lumipat na kami ng asawa ko sa Mindoro. Dinadalaw ko lang ang nanay ngayon, kaya ako nandito. Uy! Hiwalay na pala kayo ni Cheryl? Kaya pala may kinakasama ng iba. Ito, oh. Oh. Sinunod ko ang payo sa akin na magturo. Ginawa kong inspirasyon si Kobe Bryant nang binuo niya ang Mamba Academy. Ayan, ayan. Pause mo na. Yos. Sigurado ka, ha? Oo. Okay na. Okay na. Ito pala yung form natin para sa workshop. Pa-fill up na lang po. Huwag niyo kalimutan yung pangalan niyo, ha? Noong mga panahon na pakiramdam kong tinalikuran ako ng mundo, wala akong masandalan. Wala akong makausap. Ang kasakasama ko, brush, pintura, canvas. Sa pagguhit at pagpinta ko pinuhos lahat ng nararamdaman kong hindi ko masigaw. Ang galing ng artwork, no? Thank you po, Huya. Saan tuloy mo lang to? Thank you po. Ma'am. Sir, maraming salamat sa inyo. Ang saya-saya ng anak ko rito. Salamat po sa mga anak ninyo. Kahit pa paano, nawawala yung pagka-miss ko sa mga anak ko. Salamat din po. At nakatulong. Tuloy mo lang yan. Ingat. Mula sa matagumpay na exhibit na yon, nagkaroon ako ng mga connections. Naimbitahan ako mag-exhibit sa isang art festival sa Malaysia. Doon ko nilunod, pansamantala, ang pangungulila ko sa aking mga anak. Pero sa aking pagbalik sa Pilipinas, sinalubong ako ng nakakakabang balita. Hello, attorney. Jerry, remind ko lang ang promulgation ng judgment sa kaso sa susunod na Biyernes, as per the clerk of court. Huwag ka na muna umalis ng bansa. Opo. O, ano sabi ni attorney? Bababa na yung hatol ng kaso. Makukulong ata ako, hindi ko pa nakikita pamilya ng anak ko. Siguro kailangan mo na gumawa ng paraan para makontak siya. Marjorie. Minsan. Mahihingin sana ang pabor sa'yo.
Oh, Kiha. Ano yan? Nag-text po si Marjorie. May pinapa-forward na text daw sa akin si Jerry. Gusto niya makita yung mga bata. Papayag ka? Hindi pa ako nakapag-desisyon. Iya. Yeah. Hindi na ako makikialam sa anong desisyon mo. Alam ko, natuto ka na sa lahat ng nangyari sa'yo. Whatever decision you make, alam ko maging tama and I'll support you, honey. Cheryl. Hello, Jerry. Sorry. Anong sorry? Cheryl, please. Ilang taong ko na itong iniintay. Sige na, pagbigyan mo na ako. Nakita mo na sila? Tumawag ako kasi gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi kami makakapunta ngayon ni Andre. Masama ang pakiramdam niya. Susunod naman kami bukas. Cheryl, sobrang salamat. Hintay ko kayo bukas. Tignan mo yan. Yan yung artwork ko na nanalo ng first place ng Nutrition Month. Ito talaga yung nagmana sa akin eh. Oh, di ba? Ikaw, drawing ka rin? Ay, hindi po pa. Si Trixie po talaga yung magaling mag-drawing eh. Basketball? Eh, hindi na rin po nakakalaro. Hanggang nude-nude na lang. Nako pa! Yan si Kuya. Ang galing-galing yan kumanta. Singer yan! Ay, hindi lang ba? Ay, yan yung minana mo sa narinig mo mga boses ko? Sige nga, gamit na gamit yun eh. Tato. Lola. Kamusta? Natuyuan lang ng pawis. Andre? Siya yung papa mo. Siya yung mga nakikita mo sa pictures. Naalala mo pa ba? Sorry, anak. Ngayon lang tayo nakita. Kamukha ko pa ba yung mga nasa litrato ko? Mama! Kompleto tayo. Picture naman tayo. Tama! Tama! Picture! Picture! Sinayang na pag-aahal. Nagsisisihan ko lang. Sorry. Sorry na nilayo ko yung mga bata sa'yo.
ko sila para makaganti sa'yo. Hindi naman ako titigil sa pagiging ama sa mga anak natin. Hindi ako papayag na matulog sila sa akin at lumaki sila na walang ama. Hindi pwede. Hindi man tayo nagkasundo. Dapat maging mabuti magulang na lang tayo para sa mga bata. Yan lang naman yung naiyan. Hi, Barbie. Sabi ko na. Sabi ko na, Barbie. Yan lang. Kung makukulong man ako, masaya na ako kahit papano at least nandito kayo. Kasama ko kayo. Saan ka ba nakasama? Maraming salamat. Gusto naman yan. Hindi ka makukulong. Basta manalig lang kahit magdasal. Prosecution's case must rise on its own merits, as relative strength as against that of the defense. Should the prosecution fail to discharge its burden, acquittal must follow as a matter of course. Wherefore, for failure of the prosecution to prove his guilt beyond reasonable doubt, this court finds the accused, Jerry Leoniguez Gabo, not guilty of the crime of frustrated homicide committed against Elmer Resurrection, and hereby orders his acquittal. No order. Lumipat ako ng Maynila kung saan maraming oportunidad na makilala ko bilang artist. Sa tenement kung saan ako nakatira, Rex, pakapin naman. Nakasalamuha ako ang ilang kabataang may talento sa arts at gaya Rex. Kong may hilig din sa paglalaro ng basketball. Ano ba yan? Kobe, patay na. Fake news yan. Hindi, totoo yan, tol. ABC venues yan, oh. Sports, lalong-lalo na mga fans dito sa Los Angeles sa pagkamatay ni Kobe Bryant kasama ang kanyang 13 anyos na anak na si Gigi nang bumagsak nga ang kanilang private helicopter sa Calabasas, California. Pilihan na mga photos. Pero nagkaroon ng magandang band itong photo na ito kasi may banding sila eh.
Sa ngayon ay masaya pa rin akong pinamumunuan ng visual artist group na binuo ko. At patuloy pa rin ako sa pagbabahagi ng aking kaalaman sa sine sa pamamagitan ng mga workshops para sa mga aspiring young artists. Madalas ko na rin nakakasama sa pagpinta ang aking mga anak, lalo na ang aking panganay, si John Ray. Ramdam kong napatawad na nila ako. At ang mural ni na Kobe at Gianna Bryant ang naging daan para marinig ko mula sa kanila na proud sila sa akin. Yun lang ay sapat na para mapatawad ko rin ang aking sarili at patuloy na bumangon mula sa aking pagkakatapa. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Jerry. Ang inspirasyon ay hindi kailangan laging manggaling sa kaibigan, kapamilya o mahal sa buhay. Ito ay maaaring mula sa isang idolo o isang taong ating tinitingala at hinahangaan dahil sa kanyang natatanging galing at mabuting impluensya sa kapwa. Kagaya ni Jerry na ginamit na inspirasyon ang idolo niyang si Kobe Bryant para mapabuti ang kanyang buhay at magbigay din ng inspirasyon sa iba. Maikli lamang ang buhay ng tao sa mundo, ngunit ang kabutihang ating ibinahagi at ipinasa sa iba ay mananatili habang buhay. Ito po si Charo Santos na nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Jerry, anong naramdaman mo nung nalaman mo na wala na si Kobe Bryant? Grabe po yung lungkot namin. Kaya yung hinanap namin mga photos, hindi lang po kay Kobe, pati doon sa anak niya. So nung ma-confirm po, nag-decide na magkita-kita doon sa basketball court. Tinawagan nila ako, Kuya Jerry, punta ka dito. Sama-sama tayo, ipinta natin si Kobe Bryant. Actually, tumutulo po yung luha namin habang ginagawa po namin yun. Nagawa po namin yun ng 18 hours. Talagang ikaw ay naging isang natural visual artist, no? Dahil hindi ka naman talaga nag-aral ng formal. Pero ang talentong ito nasa iyo na pagkabata pa lang. Opo. Mahilig ka na talagang mag-drawing. Opo, yan po yung isa sa gustong-gusto kong gawin. Isinabuhay mo ba o isinasabuhay mo yung Mamba mentality? Opo, yun po talaga yung isang prinsipyo na nakita ko na parang meron kaming ugnayan sa ginagawa namin. Oo, itatranscend mo yung old self mo. Opo. Jerry, kung may babalikan ka sa buhay mo at mabigyan ka ng pagkakataon na baguhin ito, ano ito? Yung pagtrato ko sa mga mahal ko sa buhay. Lalo siguro sa asawa ko, sa anak, na ikikip ko sila. I hope that you continue to inspire the young men and women with your gift in visual arts. God bless you, Jerry. Thank you very much.